Hello. Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Samahan niyo po ako sa isa namang off-grid adventure na ating ginawa sa malayong area. At nakahuli tayo ng napakalaking isda. Tara, samahan niyo po ako. Let's go! Walang kain, Bon. Kain tayo, kain! Kain kay... Maghapon din nakita yung kanin. So... And good morning mga ka-adventure, sa mapagpalang araw po sa ating lahat at another day, another adventure. Nandito po tayo sa Puerto Princesa, Macarascas. At babihay po tayo, hanap tayo ng ibang adventure na pwede natin magawa within the city dito sa Puerto Princesa. May pupuntahan tayong isla na posibleng panaan ng gabi. Kasama natin sila engineer, yung akin pong tito na pinagtrabahoan during pandemic time. At nagkaya sila, sinama tayo, kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Get outside and let's do another adventure. Papunta na kami sa San Vicente Binga mga ka-adventure, at along the way ay nagpahila-hila, nagsubok kung makakahuli ba ng pang-ulam, at yun nga, hindi naman kami nabigo, may malaking tulingan na nahuli. At along the way sa amin pong biyahe ay medyo sumasama ang panahon dito sa may parting Sabang or underground river po. At medyo lumaki ang alon at hindi ganun kabilis yung patakbo, kaya inabot kami ng 7 oras sa biyahe. Simula kami ng alas 10 hanggang mga alas 5, at along the way ay eto, nasaksihan natin ng isang magandang tanawin. At this adventure pala is powered by Blue Tea, na isang napakalaking parang power bank, no? Super tool na napaka effective gamitin even off-grid adventure. Kain po tayo. Kain mga kabichor. Kain tayo, kain! Kain kay... Maghapon din nakita yung kanin. So... Ang lapit kasi no, ng pinuntahan. Ilang oras? Chairman, kami muna. Ilang oras yung biyahe? 2 hours and 16 days. Kaya yung mga adventure dahil susubok po kami ng umana ngayong gabi. And then sana ay... Makahuli tayo nung nahuli ni Bon Bonski dito. So, sige po. Tara, kain ta. Shout out, Chairman. 16 days. Kaon, lamig kayo. Punta na. Mga adventure, let's go. Pana po tayo. Kaya lang wala tayong mount ng ano, pang-attach dito sa flashlight natin. So, baka sa mas natin ilagay yung GoPro. Pero bahala na, pero sana ay okay pa rin yung ating paghahunt ngayong gabi. And again, maraming salamat mga ka-adventure sa patuloy na pagsama sa lahat po ng ating mga ginagawa. Maraming salamat po, at God bless sa ating lahat, and to God be the glory. Let's go. Preparation time mga ka-adventure. Welcome back. Ito kami sa aming area ang papanaan for tonight. Chadan! Tara! Hige. Chadan! Sa underwater mga ka-adventure. Let's go. At yun nga mga ka-adventure, napakalayo ng ating camera or kuha sa mga isdang nahuhuli natin, dahil nga nasa ulo or sa mast nakalagay yung ating pong GoPro. Hindi ko nandala yung mount, sayang. Pero napaka-successful and napaka-blessed namin sa mga nahuli dito sa area. At hindi siya ganun kalalim. Nasa 2 hanggang 3 dipa lang po ang lalim ng mga spot na to. Hindi rin ganun kalalaki ang isda. Pero sulit na sulit naman yung aming pong night adventure spear fishing, na kung saan ay talagang sigurado na makakawi at magkakaroon kami ng masarap na ulam sa mga ilang araw na amin pong adventure dito sa isla. Nakakaaliw at nakakalibang ang pamamanan ng gabi mga ka-adventure, dahil hindi ganun kalalim ang tubig. At napakarami na mga pwede nang mahuling isda, hindi nga lang ganun kalalaki, pero delikado din. Kaya nga, never dive alone. At dapat ay i-check nyo rin yung mga sarili natin. Huwag po tayong maging greedy. If ever may nakita tayong isda na tinilit natin, just always think of something na maglalagay sa atin sa kasiguraduhan, kasi hindi natin alam. In just one snap,
hindi natin alam ang pwedeng mangyari, no? So again, lagi nating paalala sa lahat na dive safe at be mindful sa lahat ng ating ginagawa. Ito yung sinasabi ni Bonski na napakaraming tangka-tangka mga ka-adventure, isang uri ng ulpot or lapu-lapu na kulay pula at napakarami talaga sa area and napaka-active nila sa gabi. And ito yung pinakamaraming classifications ng isda na nahuli natin para sa adventure na ito. Akala namin ay kami lang ang namamana ng gabi mga ka-adventure, pero yun nga, kahit saan naman tayo magtungo, as long as may mga local na nakatira sa area ay talagang mayroong pamamaraan ng pamana. Hindi lang ganun ka-improve ang kanilang mga gamit, pero ang main purpose naman ay ang makahuli at magkaroon ng pang-ulam at extra income. Pagkalipas ng halos isang oras mga ka-adventure ay ayan, nahirapan na akong mag-load ng pana at magtira ng isla, kaya hinatid ko po muna sa bangka yung aking panghuli. Napaka-busy ng mga taong kasama ko mga ka-adventure, lalong-lalo na si Bonbon at si Tio Elmer na engineer. Si Bonbon po ay chief mechanic sa shop na pinagtrabahoan ko during pandemic. At ang mga taong ito ay sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay talagang nagtatrabaho at makina of kahit saang munisipyo dito sa Palawan ay nalibot na po, nila kapag ipinapatawag at merong kailangang i-maintain sa mga generators. At minsan lang magkaroon ng opportunity na ganito, mag-unwind, mag-enjoy at magkaroon ng happy moment at syempre makauwi ng pang-ulam. Kaya kapag ka nagkakaroon ng privilege na makapagpamana ng gabi ay nako, want to sawa. At alam niyo po ba na natapos kami ng pamana ay around 3 a.m. na ng umaga. At dahil mahal at hindi na ganun kasariw ang isda na nabibili sa palengke, ay as much as possible kinukuha anything na pwedeng pakinabangan mga ka-adventure, even na mga karatungan or pufferfish, porcupine pufferfish. Maaga pa rin kami gumising mga ka-adventure, even though na ilang oras lang po yung tulog namin, kasi nga sinusulit yung pagkakataon na nandito sa isla, mamana ng gabi, mamana din sa araw. And yun nga mga ka-adventure, sobrang laking tulong nitong Blue Tea na portable power station na dala-dala natin kahit off-grid adventure, dahil nga hindi tayo nangangamba na malubat yung ating mga gadgets na ginagamit during our adventure, kasi nga meron tayong napakalaking power bank na sobrang useful kahit sa ang off-grid adventure na ating pong gagawin. Kaya tara, let's start the day and mamaya, mamana naman tayo. Bago kami umalis ay tinanong ko si Bonbon kung meron bang fresh water sa area. Sabi niya, wag mo nang problemahin yun. Meron tayong unlimited source doon. At eto, yung way kung paano mag-igib ng tubig. At naalala ko nga dati sa kanipo, sa ganito rin ang source ng aming pong panglaba, pangligo at panginom ng tubig dun sa taas ng bundok. Itong area kung saan kami nagstay at nag-adventure ay malapit lang po sa Long Beach ng San Vicente na inaabot ng 14.5 kilometers ng white sand stretch all the way hanggang sa kabilang side. At yun nga, talagang kilala itong San Vicente kapag white sand ang pinag-usapan. Na-feature na naman ang video na ito mga ka-adventure na ating pong share sa Instagram ng Spear Channel, kung saan na-feature dito ang napaka-unique na trigger mechanism dito sa legendary na spear gun. No! No! Mamaya. Eh, biglang kulimlim ba talaga ito ng kalanggitan mamaya pag gusto kailangan mo yan? Kaya sabi nila na maraming. Ngayon ang mga players natin, simpleng buhay sa limblib na area.
off the grid kami. Buti na lang may connection pero walang power source. Buti na lang may bluetooth tayo. At ito. Luto, luto. Yung lobster kagabi, oh. Ayan, magturo ng marami luba. Mm-hmm. Doon. Tapos, yun, yeah, chef, good morning. Ayan, oh. Good morning. Ayan. Yeah. Yeah. Yung dalawang bangkira natin. Kinilo. Ay, sila? Kinilo, kinilo. What's up? Sarap na pang-ihaw. Ayan. Ay, pula ka natin natin. Good morning, mga adventure. Another day. Another adventure. At, again, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumasama, sumusuporta at nagtitiwala sa lahat ng ating pong mga adventure na ginagawa. Ngayon pong araw ay nag-off-grid adventure tayo. Nandito tayo sa part ng San Vicente. Actually, Binga, Sitio Cauban. Tama, no? Tapos meron tayong local na meet dito, no? Kagaya nung ginagawa natin usually na kapag napupunta tayo sa mga remote area, eh, syempre, pinipicture natin yung mga legendaryng pana kagaya ng ganito. Ayan, no? Napaka-pulido, napakaganda ng paggagawa. Pero syempre, sabi nga ni Spear Channel, eh, wala naman yan sa gamit. Ang importante ay nakakahuli, may pangulam, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, at ligtas mong ginagawa yun. At nga pala mga ka-adventure. Ayan, ito yung mga mga local na mga kasama natin mamaya, sila yung gagamit. Ikaw nga si? Romel. Romel. Ayan. At ito yung pana ni Romel mga ka-adventure. Ayan. Ipil ang kahoy, no? Ganda. Pero syempre, maganda man ang gamit na to. Maganda man. For me, talaga maganda. Eh, if ever meron mang kahoy na kagaya nung setup ng sapana natin, kagaya nung binigay natin kay Kedwang, ay syempre, di nila tatanggihan yan. No? So, kaway-kaway. Okay, mga adventure. Breakfast lang kami. At, pana tayo. Ay, nga pala. Romel and si John. Si John. John. See you mga ka-adventure. Let's go mga ka-adventure. Day dive naman tayo. Puntahan natin yung mga spots na pinapamanaan ng mga local dito. Ito may, ano man? Ito yung mga ka-adventure. Dito kami. Ha? Let's go. Malayin sa'yo. Ready at excited na ang lahat to hunt mga ka-adventure. Ayan si Bonski, meron kagad crocodile needlefish or balut na nahuli. Kung mapapansin po ninyo mga ka-adventure, iba pala yung formation ng mga corals dito, or wala talagang corals ba to ang makikita po karamihan dito. At may natanaw po akong mangrove snapper or mangagat, kaya lang hindi ako masyadong nasatisfy sa distansya, kaya hindi ko po ito natira. At kung mapapansin po ninyo, eh puro bato ang mga nasa paligid at wala talagang coral reef. Tapos matindi or malalim yung mga butas nito. Buti na lang po ay pagbalik ko, eh nagkita pa kaming muli. At dahan-dahan ko po siyang in-approach lapitan. And when I finally meet the distance, ay eto ang ating naging unang isda para sa araw na ito. Keep the line tight mga ka-adventure, mahirap na, baka sumuksok at sumabit pa sa ilalim at magka-problema pa tayo. Kaya ang ginagawa natin after every tira ay hinihigit kagad natin yung ating pong shooting line or monoline. Pagka-secure ng isda ay lumipat kami ng spot, at along the way ay naghanda na rin ang pangtanghalian si Dodoy. At itong boatman po natin or bankero ay ayan, patingin-tingin sa ilalim habang tinitignan kung nasa bahura na kami, kasi hindi ko muna nilabas yung cellphone at tinignan sa simrad kung nasaan na kami sa specific location na kung saan nila kami dadalhin para mamana. At ito na, narating na natin, at sayang itong ating naging unang isda sana sa spot na to. Nakawala nga lang, kaya hindi pa rin tayo sumuko at nagpatuloy sa paghahunt, at let's go. Napaka blessed at napaka rare talaga ng mga destinations na merong magagandang coral reef or mga spots na may magagandang coral reef mga ka-adventure. Kung napapansin po nyo dito sa area ay hindi talaga ganun ka-healthy, even though ito talaga yung formation ng area, pero may mga isda pa rin tayo nakita kagaya nitong lapu-lapu or oblong kung tawagin.
medyo mailap siya mga ka-adventure, pero buti na lang ay ayan, nakatira tayo and na-stone shot natin. Itong klaseng napulapo pala mga ka-adventure ay ibang-iba dun sa lagi natin nakukuha na leopard coral trout. To be more specific ay barchek coral trout po ang English name ng isdang ito mga ka-adventure. Sayang yung cuttlefish mga ka-adventure, the place ang tama. And sa unahan po ng konti sa may kantuhan ay nagsagawa tayo ng panibago na namang pagsisid. And this time kasama natin yung aming makinista na si Kuya Roy. At in-observe niya tayo kung paano tayo mag-hunt kasi sila po ay malalalim ding sumisid pero hindi sila namamana. Panglalambat po ang hanap buhay nila dito sa area. Umbusan ng hangin mga ka-adventure itong attempt ng pag-hunt natin dito sa Spanish Flag Snapper or darag-darag kasi nung may malapit na distansya na kanina kaya lang nakapatusok naman straight yung shaft na tama sa mga corals kaya hindi na lang natin isinagawa yung pagtira at nag-antay ako ng tamang pagkakataon hanggang sa finally ay naisagawa naman natin yung pagtira mga ka-adventure. Ayan na nga, nakatira tayo. Kaya lang, nahuli ako ng konti. Nakapulupot siya sa bato, pero buti na lang hindi ganun ka worst yung kanya pong pagsabit. At ayan, mahigit sa minuto na tayo sa ilalim mga ka-adventure. Kaya pagkaahon ko po ay nagsagawa tayo ng recovery breath. Ang recovery breath po ay tatlong exhale muna bago inhale ng tatlong beses. Huwag pong inhale muna pagkaahon sa surface. Common mistake ng pagkasawi at pagkaranas ng shallow water blackout mga ka-adventure, yung pagkarating mo sa surface ay higop kagad ng hangin. Hindi po dapat ganun. Dapat po pagkaahon, exhale, bago higop. Para naman makarelax, ang ginagawa po nila ay nagbabubbles underwater. At yun nga, pag inhale ng dahan-dahan at pag exhale ng mas matagal ng hangin ay isa sa paraan para mabawasan yung mabilis na pagtibok ng ating puso at madali tayong makarecover mula sa pagsisid. At sinusundan ko itong bayang mga ka-adventure pero pagdating ko sa unahan, iba yung aking nakikita. Kala ko ay pating pero napakalaking cobia mga ka-adventure. At sa likod niyan, ayan o, may sumusunod na king mac pero maliit yung king mac. Kaya nag-focus ako dito sa cobia or pandawan. Halawan tasik naman ang tawag sa ibang term sa Bisaya nito mga ka-adventure. Ayan, napaka-power. Yeah, boy! Ooh, dubla, 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 dubla! Darito! Confident ako mga ka-adventure na hindi ito makakawala at hindi rin ito sumasabit sa mga coral reef kaya mataas talaga yung chance na mahuli kagad yung isdang ito. Ang disadvantage lang ay napakatagal nitong patayin. So, Bunske! Bunske, dubla! Hindi, dubla mo! Kinat ko yung video mga ka-adventure kasi ang haba, inaabot po ng halos 7 minuto at yun nga, inaabot ko kay Roy ang
tali kasi hindi niya magawang ikasa yung pana kasi hindi po sila nakaka-try pa ng ganitong klaseng pana at kailangan na nating i-secure yung isda para nang sa ganun ay mas mataas talaga yung chance na hindi na ito makakawala at madali itong manghina. At ito ang nangyari mga ka-adventure. Titirahin ko na po sana pero biglang pumalag po yung isda. Tapos sumabit po sa aking wetsuit yung swivel ng ating pong bungee at medyo natrap. Buti kamo ay hindi na malakas yung isda. Kaya isinagawa pa rin natin yung pagtira at ayan. Binaloktot niya yung pangalawang shaft na tinira po natin kasi ordinary lang. Unlike nung unang tira or yung gamit ko na Salvimar 7mm ay hindi niya nagawang depend yung pana mga ka-adventure. At again, para po sa kasiguruhan ay be aware dahil po pwede tayong masawi or marisgrasya dito sa pag-recover sa isdang to. Kaya make sure na safe ang mga tali ay malayo sa katawan mo na lang sa ganun ay hindi pumulupot at makaiwas tayo sa aksidente. Sobrang tagal ng pakikipagbuno namin mga ka-adventure at ayan, nagwala pa nga. Tapos yung shaft ay tumama sa akin pong babang bahagi ng aking pong chest. Kaya ayan, hanggang ngayon ay medyo magapa rin siya ng konti. Tapos dalawa ang butas ng aking wetsuit dahil nga sumabit yung bungee at yung shaft na tumusok din sa akin. Ano siya? Halawang tasik. Padawan ba tawag na yan? Pahinga ang pana ni Bunbun! Ha? Hindi. Unang shot lang yun sa akin. O, second shot kasi yun sa'yo. Hindi mo nagigisip yun sa buhay ulo talaga? Hindi, bigla natakbo yun. Wala na yun. Bigla kasi nung paglapit ko sa kanya, biglang nagbano no? Sana. Laki na pala. Pagka secure ko sa isda mga ka-adventure ay kinausap ko si Dodoy kung gusto niya bang kumain ng porcupine pufferfish or karatungan at sabi niya ay oo kaya binaligan ko po kagad dahil hindi po lumalayo. Sayang kung nandito sana si Kuya Joel. Napakarami po ng mga panabugan yung butete or pufferfish na kinakain na may tinatanggal na part kasi kung hindi ay malalason at yun nga, kinuha na natin to kasi sayang din. Ang daming cuttlefish na nahuli dito sa spot, mga ka-adventure. Antunin na lang, isa. Ano, mga ka-adventure? Hili po sa bato, wala agad. Sa ito, Roy? Galamay. Galaway. Galawid. Galaway. Gaway! Galaway. Gaway. Gaway, lawig, galamay. Ano pa ba yung tawag? Ha? Pagkain. Ang tawag sa inyo nung, sa gaway ng pusit? Gaway, Roy. Gaway. Gaway, gaway mga adventure. Sige, ato nang tintintahan mga adventure. Oh, Beatles! Daming
Cuttlefish na nahuli. Hindi man maano. Hindi mo sumatawid. Kakaila na? Walo? Siyam na. Siyam. Siyam na piraso na mga ka-adventure. Sinan? Dito lang sa spot na to. Bayeta, boss, deliver? Wala na. Wala na ako nakita. Paksiw. Lubusan nyo na rin yan taga dito. Ha? Lubusan nyo na rin. Umay kayo. Lubusan nyo talaga kung kagabi ha. Nakakuha ka lang isa? Ay mga adventure, so hihiram tayo ng timbangan mamaya para malaman natin kung ilang kilo. Ilang kilo? Sa akin? Hmm? Siguro, di ka lang mga 20. 20. Ilang kilo? 18. Di magkalabas. 18 din. 18. 50. 50? Wow! 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Jusotso. Jusotso. Ang sila ba? May uno. May uno pa. Jules! 19. 19? Ayan. Kayo ba eh? Tingin nyo mga adventure mga ilang kilo yan. Sige. Surprise! Mamaya tingnan natin. Ayodan! Ayodan! Binte! Oh, dito ako tingin. Binte sarado! Wala, wala. Wala na ilang wito. Isa lang ha. Oh, tama ko! Binte! Binte, binte. Ano mga ka-adventure, so chap-chapin natin. Dadala tayo. At the rest, iwan natin dito sa kanila. Kila Florante. Iyan, grabe sa mga pangalan, no? Pang malakasan, Florante. No? May Laura ka na ba? Ha? May Laura ka na? May Laura na? Binata pa? Oh, meron na. Ah, meron na. Ay, sayang, dalawa sana. Ayan, so syempre, dadala natin si Mrs. Joy. Mag fish fillet tayo. Fish fillet at saka steak. Sarap yan, steak mga ka-adventure. So sige po, banlaw muna ako. At yan, umuulan na naman. Magbibiyahe po kami. Layo naman ang biyahe. Abot ng ilang oras? 7 hours! Grabe siya! Ayan, umuulan na naman. Yow! Yeah! Up, what's up? What's up mga pre? Pauwi na kami. Ayan na, Puerto Princess. Ayan, subiyahin na kami mga ka-adventure. Pabalik ng Puerto. At lalong sumama ang panahon. Buti na lang ay pabor kami sa hangin at alon along the way pabalik sa Makaraskas. Ay mga adventure. Time check. Bukas na kayo diyan ya. 12:30 ng umaga. And mga adventure, so bago tayo magtapos ay dumako muna tayo sa ating pong shout out sa pinaka na nag-comment si Crisil Yogo. And sa ating pong top 5 Ray Paez, Dave Fernandez, Romel Vasquez, Nikki Lizardo, and si Michelle Acaliar. And sa nakasagot po sa ating pong trivia na ang pinakaunang na-preserve na UNESCO World Heritage sa buong mundo is yung Galapagos Island na si Miss Jessa Valdez. And special mention po natin si retired Marine Second Lieutenant George Ribuha Senior from San Narciso, Zambales. Yan. Thank you for your service for our country. And shoutout din natin sila Dondon Benedicto, Ryan Akotayan, Sparrow ng Pangasinan, Julito Japson, 1911 Natso na ating bagong taga-subaybay. Maraming salamat. Glenn Marquez, Mexica Family, EDRTV, Rene Rapada ng Valenzuela, Mr. Update, MMC, Eugene Humauas ng Dinagat Island, Miss Jean Amor, Badge Fishing ng Madre de Dios, Cebu, Los Biminda Gomez, Miko Mirandang ng Leyte, Yologo Family ng Romblon, Miss Mimi Manaloto, Bixmans, Robert Laksina, Kenneth Candelario ng Capiz, Ping Pong, Ronnie Villaganas, Miss Aileen Tandog ng Hong Kong, Aaron Eliseo Civil, Marvin Rafol ng Masbate, Adonis Junior Bislig, Jeffrey and Nestle, Pinyafel Family ng Ormoc, Benny Madiraso, Net 14 TV, Miss Oliva Mendoza, Edgar Ilagan, Nel Sabuero, Jay Tumarong ng Negros Occidental, Jepar Hasim, Renante Malahos, Pasqua and Valdez Family, shoutout sa 11 subs ni Miss Mimi Menaloto na taga US and Brazil. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Idol Terso Manulat Laurio and Team Noranda ng Canada. Larisanti, Miss Anonymous,
Miss May Stakio ng Hong Kong chapter, Miss Christine ng Doha, Qatar, Miss Dinos and Joel Borilla ng Oceanside, California, Miss Monette Paras, Doc Stephanie Pereira, Miss Maita Purino, Miss Teresa Lawigan, Miss Elisa Gomez, Jules Madrid, Miss Glenda Banstro by Alvic, DC28 by Roel Balabo, by Ramin Farenas and Farenas family, Master Ray, Master Rich, Louis Flores Negro Fishing ng Port Barton, Christian Kyle Tabanao, Ashley K. Toldo ng Surigao Aquatic Man, Jonex Villanueva ng Pasig, Rex Air Hunter, shout out sa Net Pacific and Franz Midilo and Team Dayanog, yan. Salvador Katipunan, Kuya Emotero, Marvin Paliar ng Sambuanga, Irish Ganob, Matmat Agustin, Night Shadow, Eric Tower TV, Reggie Padulion, Christian Bacos, Glenn Bailan, Bailin ng Chicago, USA, Cecil Labindao ng Aklan, shout out kay Dondon, Lovely, Keith and Elijah, Jerry Marasigan ng Mariduque, Makulit, Mr. Salonga ng Pampanga, Annibert Palomo, Palcutila family ng Romblon, Miss Mirna Adorna ng Masbate, shout out sa Door of Faith Church ng Malbar, Batangas, Jeffrey Bakisa ng Sambuanga, Jericho Estarado ng Bohol, Vic Lyson ng Mijares, Idimar Oraes, Jonathan Mondihar ng Boreas Island, Alex Beringel, Gilbert Estampa, Vince 22 Motoblog ng Tarlac, Dario Campillo, Romel Ernesto, Marky TV, Ben Silgaa, Vince Barela ng Olongapo, Adrian De La Torre ng Bohol, John Bryl Haranilla, Dave 123, Pilayo Gelato ng family ng Boracay, shout out kay Basti Colette, get well soon, Darwin Bautista ng Ilocos Sur, Carlo and Uzel Cuizon, happy anniversary po sa inyo, Rene Alcid and ng San Diego, California, USA, Federico Poras ng Toronto, Henry Coino and si Alvin Batul ng Birong, Quezon, Palawan, and sa mga hindi pa natin na shout out, we'll see you in the next adventure po.